Mga kaibigan, good morning, kakabsat. Tayo ay mag-change oil ng ating Toyota Wigo at ang tinakbo niya ay 4,186. Ayan ang record ko ngayon at ngayon i-reset natin para ma-monitor natin, para maging aware tayo na sa susunod na ano ay kailangan na natin mag-change oil. At yan, nag-prepare na rin ako ng plastic bottle na 1 liter at ang imbudo na gagamitin natin para isalin yung langis. Ngayon, hanapin natin ang drain plug at yun, bagong lahat, safety first, kailangan natin magkalso at ilagay yung jack para iwas tayo sa disgrasya. At ito nga pala yung ating drain plug, number 14 po ang sukat na gagamitin para sa socket wrench. Ang pihit niya ay papunta dito. Kaila yung pihit. Dapat meron na kayo nakahanda na nalagyanan. Yan, pansahod. Yan. Nagawin natin. Tulak niya to. Yung daliri niya. Unti-unti yung pihitin pababa. Puti-puti nyo lang. Pan screw. Counterclockwise. Hintayin natin. Dapat din ay bukas itong ating engine oil cap cover para mas mabilis mag-drain yung oil na nasa reservoir ng ating makina. At ito, tatanggalin din yung oil filter at dyan nasasala yung mga dumi at dyan na iiwan, kaya dapat nating palitan ng panibago. Ito yung bagong oil filter. Kung hanap kayo ng para sa Toyota Wigo, ang hanapin nyo ay C110. Kasyang kasya yan. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung ano itsura. Ito. At dito gagamit tayo ng oil filter chain range para mas mabilis nating matanggal ang oil filter na nakakabit sa ating makina. Ngayon, dahil naluwagan na natin, i-unscrew na natin counterclockwise pa rin para matanggal natin ang oil filter. Tuloy-tuloy lang ang pag-ikot para mabunot natin yung ating oil filter. At yan, oh, napakadumi, kaya kailangan natin magpalit ng oil filter pag tayo magpapalit ng langis. Tanggalin muna natin. Tapos, lagyan natin ng National yung lithium grease multi-purpose. Bakit natin kailangan lagyan? Para madali siyang shoot. Dito lang yung butas. Lagyan natin. Lagyan natin yung ano, tas tong rubber. Lagyan natin yung rubber. Nagturo sa akin ito yung tito ko sa Cagayan. Mekaniko. So yan guys, kailangan mo lang siyang alagaan sa langis para yung makina niya ay tumagal. Ayan, pagkatapos dito sa gilid yung goma, okay na yan. Tapos yung butas. So yun, balik na natin. Hand-tight lang ito, mga kaibigan, mga kabsat. Yan. Dito, kailangan pwede sa hit. Kaya natin yan nilagyan ng grasa para dumilas siya. Okay na. At itong ating drain plug, kailangan natin punasan muna bago ibalik
para walang dumi na papasok sa ating reservoir. Ayan. Ikot-ikotin lang hanggang sa ma-reach yung pinakadulo. So, paghipit na ito ay hindi persado. Untight lang yung sakto lang sa'yo. Ayan. Oh, yan. Mukhang pwede na yan. Kailangan pala natin linisin yung pinakagilid ng drain plug para makita natin kung meron bang leak pag nag-refill na tayo ng oil. Ano yung magic natin kasi hindi natin alam yung ano dito. Walang gauge to eh. Pero sa tingin ko parang sobra pa sa 3 liters. Lalagyan ko muna dito. Salin. Para siya. Lagay natin to. Ayan. Bago natin to ilagay, double check na natin. Meron okay na yung oil filter. Napalitan na yung drain plug. Ilagay na. Nasipan na silang parehas. Saka natin to ilalagay. Dito yan ilalagay. Ayan. Wala kasi tayong akalan eh. Pangalawa. Lagay doon natin. So, nakadalawang litro na tayo. Sobra nga siya. Sobra. Natural. Antayin muna na mag ano lang lahat. Yung dashboard niya. Okay. Ayan, panda rin natin para makaikot. Double check. May leak. Ayun na. Marami. At yun, tapos na ang ating pag-change at sinamahan niyo ako sa DIY change oil. Kung meron tayong sasakyan, dapat meron din tayong alam. So, YouTube lang. Ayun guys, salamat sa panonood. God bless.